hindi ngayong umaga, palakpakan po natin Mayor Isko Moreno Domagoso. Hi! Hello! Good morning! Oo, pasensya na kayo. Inagahan natin para na sa ganoon mamaya hindi tayo makapagdulot ng traffic dito sa buong Parola. Magandang umaga sa inyo. At ngayon ay nakikita ninyo ang ating mga kasamaang pusyal. Mga taga-District 1, nasaan ang mga taga-District 1? Andiyan si Dr. Irma Alfonso, si Councilor Ian Nieva, at saka si Councilor Babilim. O, sa mga taga-District 3, andiyan si Congressman Yulcervo, o si Apol Nieto, si Papugoso, si Jong Isip, si Joel Chua, Terence Alibarbar, meron ba ako nakalimutan? Si Tol Sarkal, ayun, oo. Oh. Mas gwapong version na Sarkal, oo. Oh. Sino sa inyo dalaga pa? Tol, alam mo na. Binata ko to, eh. Anyway, ito po ay katulad nung nakaraang taon. Nandito rin ba kayo nung nakaraang taon? Hindi pa tayo nakaupo nun, kaya piyahit-piyahit lang. Eh ngayon, ang gusto natin, kahit pa paano, ang pamahalang lungsod ay may paramdam sa inyo ang pagmamahal at ang diwa ng Pasko. Kaya kahit pa paano, pagdating ng Pasko, pag wala kang tsape, ano? O ngayon, hindi na. Itabi nyo na yan. Para kahit anong mangyari, meron tayong chicha. Di ba? Hindi na zero. Kaya... Langoy ka doon, pwede. Ganun na simple yun. Kaya, sa inyo, mga kababayan, meron lang sana akong ipakikiusap. Pwede ba ako may narigalo? Pwede! Pwede? O sige ha. Pwede ba maglinis kayo ng bahay nyo? Pwede? Kaya? Promise? O isa pa. Pwede ba? Kung hindi man kalabisan, linisin nyo rin yung tapat ng bahay nyo. Kaya nyo? Promise? Yung tapat lang ng bahay nyo. Huwag mo na pakialaman yung tapat ng kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo, mema yun eh. May masabi lang. Yung same na lang. Kaya nyo? Kaya! Alam nyo bakit? Ang pangarap ko sa Maynila para sa mga anak natin, malinis sa Maynila. Di baling squatter tayo. Hindi natin kailangan maging dugyot. Di baling luma ang damit natin. Kahit na nagninis-nis pa yan. Ang importante, malinis. Di ho ba? Pag malinis, mas walang sakit. Pag walang sakit, mas maraming pagkakataon na makapaghanap buhay tayo. Tama, mali? Tama! Kaya nyo? Kaya! May bayad pa yun? Kaya! Libre? Kaya! O sige. O dahil dyan ha, ririgalohan nyo ako. O susuklian ko naman yan. Susuklian ko yan. Magbubuti ako sa trabaho para sa mga anak ninyo. Kahit tawag na lang sa inyo, kahit para sa mga anak ninyo at sa darating pang anak ninyo at ako ninyo na magkaroon sila ng bagong Maynila. Para naman, kahit papaano, yung iba sa inyo dito, konti na lang ang birthday.
Oh, bakit? Oo naman ah. Nauna lang yan eh. Mauna ka na. Ang tubig, malamit ngayon. Oh. Pero, kayo ba? O sa kabilang buhay na? Iiwan pa ba natin sa anak natin ang kahirapan at kaguluhan? O di matulong-tulong tayo. Tulungan nyo na ako. Kailangan ko ng tulong nyo. Dahil gusto ko lang talaga maging maayos, payapa ang parola. Kahit na tayo squatter, na kahit tayo mahirap, hindi tayo pwedeng pamugaran ng mga tolongis, mga kriminal, mga dugyot. Mahirap na nga tayo. Kailangan, hindi kailangan magmukha pa tayong mahirap. Merong dignidad sa kahirapan. Yan ang gusto kong ipakita. Yan ang gusto kong gawin para sa inyo at sa mga anak ninyo at sa darating pang henerasyon. Para pagdating ng araw, dito sa parola, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makaraos tayong lahat. Tutulungan niyo ba ako? Oo, wala naman yan ba yun eh? Yung mga lolo't lola. Oo, papawisan pa kayo. Yung mga, yung belt bag ninyo. Marami sa inyo may belt bag. Oo, yung bilbil parang belt bag. Oh, parang ito, itong pakulan to. Diba? Pero, ma-exercise na tayo, malinis ang kapaligiran, mas bawas ang sakit. Okay? At pagagandahin pa natin ang GAT, Andres Bonifacio Hospital. Parang talagang takot na takot kayo sa GAT Andres Bonifacio. Talaga, ano? Hindi, pagbubutihin natin yan para malapit, malapit lang sa inyo at maayos na ospital para sa inyo. So, muli, Merry Christmas! Oh, katulad last year, ha? Oh, bibilin lang ako. Hindi kailangan magunahan. Tama, mali? Last year, di ba, mabilis? Bago lumabas yung baklang araw, tapos na tayo, di ba? Oh. Isa-isa, hanggang doon, sa dulo ng walang hanggan. Lahat magkakaroon. Ibig sabihin, huwag magtutula kasi may mga matatanda tayo, kawawa naman. Ha? O, isa-isa, iskerda, nangka. Isa, iskerda, nangka. Ganun lang. Paulit-ulit lang. Okay? Walang magtutula. Hindi-hindi kayo mawawalan! O, hindi ka rin magkakaroon. Wala kang tigit eh. Tambay gilas, tanto ba ng nangka? May sobra to, may sobra. May pasobra naman to. Para yung hindi natin ma-accommodate, oh, mabigyan din natin. Kaya lang, mauna muna kayo. Oh, lalo na, special chunk ka. Oh. Okay. So muli, Merry Christmas. Kami ni Honey Lacuna, ang dalangin namin para sa inyo, sana mapagtagumpayan ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Sana madinig ng Panginoon Diyos ang mga dalangin natin. At sana lagi kayong maging malusog. Yan po ang dalangin namin para sa inyo. Isasama namin kayo sa aming panalangin ni Vice Mayor Honey Lacuna. So magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Gabal. Manilo! God first. Maraming. Ang gandang speech po coming from your miss ko, very inspiring para po sa kanyang mga kababayan dyan po sa parola. Of course, alam naman po natin yung storya ni Yorme. Nung bata po siya ay tumira po siya dyan sa parola. Alam po niya kung gaano po kagulo dyan, kung gaano po kahirap yung buhay po dyan. And sinasabi nga niya, yung pong kahirapan hindi ka agad-agad makakaalis po dyan, hindi po lahat kakayaning makaahon kaagad-agad, pero ang importante po may dignidad sa pagiging mahirap. Siguro po nakita po niya nung bata siya na kahit mahirap po sila, meron pong dignidad. Sila po ay maayos, matino, malinis, hindi po kailangan na nang-agrabyado ng kapwa. At yun po yung kanyang message pa ulit-ulit po sa parola.
Siguro po nagtataka yung iba. Ano ba yan? Ba't paulit-ulit nang sabi si Mayor? Alam po niya yung problema. Naiintindihan po ni Yorme yung problema. Ang problema po ay yung nasa mindset po ng tao. Nasanay po sila na porket mahirap, eh hinahayaan na lang, eh pwedeng gawin kung ano yung gustong gawin para lang po magkapera. Hindi po tama po yung ganun. Hindi po madaling overnight na baguhin po yung pong ganung pag-iisip ng tao, at kailangan po niyang paulit-ulit po niyang ilalagay po sa utak po ng mga tao na magkaroon po ng dignidad kahit po mahirap, maging malinis, maging maayos, sumunod po sa batas, hindi po kailangan mag-isa ng kapwa, paulit-ulit po, at hindi po tayo mapapagod hanggat yung pong message na yun ay makuha po ng lahat po ng taga-Maynila and of course mga ibang Filipino na din. So talagang iba po talaga ang speech pag nandyan po sa Tondo si Yorme Isko. Ramdam na ramdam mo po yung pagmamahal sa kanya ng tao and yung pagmamahal din niya dun po sa mga kanyang lugar po dyan po sa Tondo. So yun, it's a brand new week, so leading up to Christmas. So abangan po natin yung mga iba pang mga gagawin ni Yorme Isko. Marami pa pong mga iba't ibang surprises na gagawin si Yorme bago po magpasko at bagong taon. So abangan po natin yan. Thank you very much guys. See you po sa next video natin, Pilipinas. God first. Bye-bye.